Right, welcome back again mga ka-mate dito sa Brilliant Idea. Previously, dun sa previous upload natin ay napag-usapan natin ang Terra Luna 2.0 airdrop, which is ay eligible akong makatanggap ng Terra Luna airdrop dahil meron akong Terra Luna Classic na 34,300 mahigit ano. Ngayon ay inabangan ko yun noong May 28-29. Pero hindi siya dumating sa Binance account ko dahil meron pala nakalagay dito na 6 AM UTC. So ngayon ay hanapin natin dito, itap nga natin dito ang 6 AM UTC kung anong oras ito dito sa Pinas. Click lang natin yan at dito nalaman natin na 2 PM Tuesday dito sa Pilipinas. Kaya ngayon ang nangyari ay titingnan natin dito sa video na to kung magkano. Ilan, gaano kadami, gaano kalaki ang nakuha kong airdrop dito sa 2.0 ni Terra Luna. Ngayon ay alamin na muna natin ang kasalukuyang price ni Terra Luna dito sa CoinMarketCap. So meron siyang 437 pesos. Ang current prices of now at tumaas yan ng 37% ngayong araw na ito lamang ano. At napaano na kaya ang lumang Luna no, yung Terra Classic na kung tawagin ngayon. So bisitahin ulit natin dito. So ito na ang current price ni Terra Luna Classic, 0.0062. So medyo mabagal ang pag-angat ni Terra Classic. At dito sa ganitong sitwasyon ay parang naisahan niya ang mga holders ng Terra Luna. Kasi biruin mo kung merong million pieces na meron sila, nag-hold sila ng million pieces at ito lang ang kasalukuyang price niya. So ibig sabihin ay nakaiwas sa bayarin si Terraform Lab ano? Nakaiwas sila ng bayarin dito sa mga holders, previous holders ng Terra Luna. Medyo mautak din ano. Magandang pagkaplano ano? Nagulangan niya ang mga holders which is ay ilang milyon din ang nalugi ng mga holders ng Terra Luna Classic. Ngayon ay puntahan naman natin dito sa Binance. Alamin natin kung magkano na ang nakuha ko. Punta tayo dito sa Spot Wallet ko. At alamin natin dito. So ito, meron akong 34,487 pieces. Which is ay nagkakahalaga na lamang ito ng 218. Amount ng pagbili ko nito ay nasa 500 or 550, kumulang 600 ano. Ngayon ay 218 na lamang siya. Okay lang yan, i-hold ko lang yan siya. Kasi malay natin maging katulad ito doon sa Ethereum before nung nag-upgrade sila. Libo-libo na ang price ng Ethereum ngayon. Ang price ng Ethereum ngayon ay 103,000 ang isang piraso at ang Ethereum Classic naman, yung lumang Ethereum nila, ay nasa 1,000 na rin. Ethereum Classic nasa 1,000, 1,200. So ang gagawin ko dito ay i-hold ko na lang muna siya no. Malay natin ay tumaas din ang price niyan. Total konti lang naman ang ni-risk ko diyan ano. So ngayon nasaan na ba ang airdrop ko dito? Scroll na natin. So eto na siya. Yan ang pangalan ng bagong Terra Luna. So meron lang akong ibinigay out of 34,000 pieces ay binigyan ako ng 0.1585. Oh no! So i-copy nga natin ito. Hindi pala makopy. So ang gagawin natin ay alamin natin kung magkano ang halaga ng ibinigay sa akin ni Terraform Lab. Yung company ni Terra Luna, 158520. Pumunta tayo dito sa CoinGecko at 158520. So meron akong 69 pesos na ibinigay sa akin. Binigyan ako ng ambon kahit papano. Perang ibinalik nila, no? So, ang gagawin na lang dito ay i-hold lang itong Lunacy ko. Luna Classic, i-hold lang yan. At kung sakali man ay tumaas yan, edi magkakapera ko. Kung tataas siya kasi medyo bad record siya ngayon, ano? Puntahan naman natin dito sa trading platform, Binance. Alamin natin. So, ito si Luna. Ito na ngayon ang current Luna.
which is ay lumilitaw na siya dito sa trading platform ni Luna ni Binance. At pwede siyang i-trade gamit ang Luna against USDT at saka Luna against BUSD. Lipat natin dito sa 1 hour at makikita natin siya na nag-dip ng todo-todo ang ito yung previous graph ng Luna nung hindi pa bumagsak ano. So ganyan ang graph niya. At nung bumagsak siya ng todo-todo, umabot siya dito almost 0.075. Tingnan natin, umabot na lang siya ng 0.2178 ang price niya dito sa Binance. Pero nag-umpisa siya, nung pumasok na siya dito sa Binance, nag-umpisa siya sa price na $0.92. 52 ang dollars ngayon, abay, mataas ang umpisa niya. Nasa 48, samantalang dun sa gate.io ay nag-umpisa siya sa 2 pesos. Okay na rin. Ang kasalukuyan price niya, sub now ay $8.47. O, pumapatak naman siya. So, ganyan guys, ano, andito na siya. Pwede na natin siya i-trade. Pero, wag po kayong kukumpiyansa kung kayo may ay mag-trade dito kay Terra Luna, no? Yung bagong Luna. Kasi malaki ang posibilidad na i-dump ulit ito. Kasi marami ang nagagalit dito kay Luna. Kay Dokwon, marami ang galit doon sa mga investors. Kaya baka i-dump ulit ang price nito. Kaya wag kayong pakakumpiyansa, no? So, yun. At dito naman sa Terra Classic naman, yung lumang Luna. So, ito ang current price niya. So, now, at ang current trading situation niya, medyo mangangapa talaga ang price nitong si Lumang Luna, Terra Luna Classic, kasi mahihirapan itong umangat mula dito sa all-time high na naabot niya nung sa pagbagsak niya at hanggang ngayon ay ito, umuusad parang pagung ano, kaya mahirapan siya. So yun guys, ano, yun konting update ko lang ito tungkol dito sa Terra 2.0 and I hope na kung ikaw man ay holder ng bagong Luna ay meron ka na rin dyan sa Binance sa Fiat and Spot wallet mo. Tingnan nyo lang po dyan sa Fiat and Spot wallet mo at lilitaw na lang yan. Okay? Ngayon, ang gagawin natin ay hanggang dito na lang muna ang Terra Luna video natin at abangan nyo ang next upload natin at magte-trading ulit tayo dito sa Forex Market. Abangan natin kung kikita pa tayo dito sa pag-trading ulit natin dito sa Forex Market. Ano? Abangan nyo at meron naman kayong makakuha naman kayo ng idea, mga bagong idea kung paano mag-trading at maglagay ng mga indicators at nang matulungan kayo kung paano maglagay ng tamang indicators para malaman nyo ang galaw ng market at para ma-predict nyo kung ano ang dapat nyong bitawan na trade entry point, ano? Right? Base dito sa structure ng market na to ay buy trade ang bibitawan natin dito. Nag-break siya both dito sa resistance at saka dito sa support level natin. Buy trade ang gagawin natin dyan. Pero hindi muna tayo mag-trade. Abangan niyo po ang next video upload natin at mag-trading tayo sa Forex. Okay? Buy trade ang gagawin dito. Nag-break na siya. Right? So hanggang dito lang muna ang video natin guys and good luck po sa inyong lahat. Ito po ang Brilliant Idea and thank you for watching at thank you po sa walang sawang pagsuporta nyo sa YouTube channel ko. Sa maliit kong YouTube channel. Thank you po and good luck po sa inyong lahat.